Sadyang kapansin-pansin, talagang kapuna-puna ang respeto ni Miss Nora Honor. Pinatunayan niya ang kanyang kababaan ng loob. Muli, pinatunayan niyang dapat siyang irespeto. At dahil sa ginawa niyang ito, lalong tumaas ang aking paghanga. At marahil kayo na nakapanood nito, sapagkat alam natin na si Miss Nora Honor, habang siya ay nagtatagal, tumatagal sa industriya, ay lalong pinagpapala, bumubuhos ang kanyang pagpapala, ang kanyang biyaya na talaga namang tinatamasa. Kaya masaya tayo. Anong tinutukoy ko? Alam nyo, mga kanoras, mga ka-heart expression, tuwang-tuwa ako nang napanood ko noong Saturday, May 6, ang interview ni Miss Snooki Serna kay Miss Nora Honor. Talagang dun pa lang sa pagpapakilala kay Miss Nora Honor ni Miss Snooki sa introduction ay talaga naman kabilib-bilib, talagang nandoon, talagang kumbaga ipinakilala ng may paggalang, may pagkilala na mataas kay Miss Nora Honor. Natuwa ba kayo sa pagpapakilala kay Ate Guy habang pinakikita ang mga pictures ni Ate Guy? Ano po, talaga naman nakakatindig balahibo at ikaw ay magiging, sasabihin mo sa sarili mo, proud Noranian tayo. Di ba? Kasi talaga namang makita natin, pinakita doon, hindi lang basta-bastang artista si Miss Nora Honor. Siya ang reyna ng pelikulang Pilipino at hindi lang dito sa ating bansa. Nandoon yung respeto at sa patuloy na pakikinayam, panayam, napakaingat ni Miss Snooki Serna sa pagharap kay Ate Guy. Maramdaman mo yung pagmamahal, naramdaman ko yung talagang respeto na talagang hindi man siya talaga sabihin natin na lumuha ng gusto, pero makikita mo yung puso niya ni Miss Snooki Serna lumuluha sa tuwa, sa galak, dahil sa pagkakataon yun, nakaulayaw niya, nakasama niya ang nag-iisang superstar. Imagine, napaka gandang interview, panayam sa bawat isa. Napakagandang talakayan at makita mo yung respeto sa bawat isa, no? Pinakita doon at si Ate Guy walang kagatol-gatol na yung mga tanong, sinagot niya na nagmumula sa kanyang puso. Totoong-totoo yung sagot ni Ate Guy. Isa po sa nangilabot ako, sabi niya, sino, isa doon yung gusto niya maging natural artist. No po, sinagot niya si Miss Leia Salonga. Alam niyo po, nakakatuwa dahil alam naman natin na si Miss Leia Salonga ay talaga namang sa Broadway at nagtamu rin ng karangalan, napakagaling na artista. Pero alam niyo si Ate Guy, nakita ko yung respeto niya sa kanyang kapwa artista. Ito pong si Miss Leia Salonga ay talagang die hard, talagang saludong saludo na ipinaglalaban si Ate Guy noon pa, nung hindi pa national artist si Ate Guy. At alam ko yung suporta nila sa bawat isa. Si Ate Guy marunong talagang tumanaw ng utang na loob, at hindi lang utang na loob, kung hindi yung totoo, dun siya sa totoo, no? Bilib na bilib ako kay Ate Guy. At syempre yung utang na loob ng mga sinabi niya sa mga direktor, sinabi niya ito katulad na lang kay Mr. Mario O'Hara direct, no, na pumanaw na sabi niya tumutulong kay Ate Guy kung may problema siya sa budget, basta tatapusin na. Napakaganda ng puso, at marami pa siyang binanggit doon na natuwa tayo. Binigyan ni Ate Guy, si Ate Guy binibigyan ng tribute, pero si Ate Guy sa mga sagot niya, binibigyan niya ng mga tribute yung mga nakasama niya. Ang baba ng loob. Si Ate Guy, lalo akong manga sa kanya dahil yung respeto niya nandun, walang kahangin-hangin sa ulo o kaere-ere. Natural na natural, hindi mo mababakas na siya ay superstar. Pero sasabihin mo, si Ate Guy, talagang marirealize mo, superstar nga si Ate Guy. Kasi
alam niya, kahit na siya na yung pinakamaningning na bituin, tinitingnan niya pa rin yung mga ningning ng mga taong nasa paligid niya. Napakababa ng loob. Isa pa sa kumurot sa aking puso ay yung sinabi niya na noon yung kay Mr. Joel Lamangan na nagkaroon pala sila ng tampuhan. Normal lang naman ito at ang mahalaga maayos na sila, pero part ng interview sabi niya na ang dahilan kasi dahil may mga taong nanonood doon nung pinaalis ni Mr. Joel Lamangan, siguro no, medyo maingay or what, hindi natin ang alam dahil lang, pero doon si Ate Guy makamasa siya, no? Nasaktan siya marahil, nagtampo siya dahil nandun yung mga taong sumusuporta. Si Ate Guy palaging sumasaalang-alang, sinasaalang-alang ang damdamin ng bawat isa. Ate Guy, at sa pagtatapos, syempre, no, yung si Miss Snooki Sir na yung nag-usap silang dalawa, talagang lalo na yung pagpapasalamat, ay talagang makita mo yung sinseridad kay Miss Snooki Sir na talagang yung pasasalamat niya hindi matapos-tapos, at yung mga salitang binitawan ay talaga ni Miss Snooki Sir na ay talagang mula sa puso. Makita mo sa kanilang respeto, nag-uusap na magkaibigan o sabi mo na mag-ate, na talagang yung sabi niya ate. Tumatawa ako kay Miss Snooki Sir na ate, di ba sang-ayon tayo, talagang natural na tao. Parehong sabihin natin na nirespeto ang dalawang personalidad na ito. Siyempre sa Ate Guy, napakataas na bituin. Pero sa Ate Guy, hindi mo makikitang nananapaw. At si Miss Snooki Sir na hindi ko rin nakita, nakinig siya, pinakikinggan niyang mabuti si Miss Nora Honor. Inaabangan niya yung mga sagot ni Ate Guy. Napakagandang panayam po ito. Kaya nga, panurin po natin sa YouTube. At talagang ako, ilang beses kong inulit, lalo na yung part na nagpapasalamat si Miss Snooki Sir na sa bituin na napakataas na higante. Higanteng bituin na ang nag-iisang superstar at national artist, Miss Nora Honor. Maraming salamat, Miss Snooki Sir, na sa paggalang at respeto kay Miss Nora Honor. At Ate Guy, mananatili kang ikaw lang ang superstar at natatanging national artist sa aming puso. Ito po si Kiferdy Art nagsasabing, as long as there's love, we will stand, and to God be the glory. God bless us all. Please like, subscribe, hit the bell button. Arts Exploration. Go, go, go!